ugali ng Pinoy na sangkot sa pagpatay sa mag-asawang Hapon sa Tokyo, Japan, na iniwanan nila ang mga bangkay. Nakita rin ang kanyang DNA sample sa mismong crime scene. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Siyempre, mag-isa akong babalik sa Japan eh. Wala akong kasamang Pinoy. So, ayan. Samahan niyo ako sa mga gagawin ko dito. Setyembre noong nakaraang taon, pumunta sa Japan si Brian De La Cruz. Pagtatrabaho sa isang solar farm ang kanyang pakayroon. Pero nitong Lunes, inaresto siya ng Japanese police dahil sa pagkakasangkot sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Adachi Ward, Tokyo. Siya ang kasama ng isa pang Pinay na si Hazel Morales na nakitang nasa crime scene bago at matapos ang krimen. Sa impormasyon mula kay OWA Administrator Arnel Ignacio, inamin ni Brian na iniwan nga nila ni Morales ang labi ng mag-asawang Takahashi. Wala pa namang pag-amin na sila ang pumatay sa mag-asawa. Nananatiling abandonment of corpse ang asunto laban sa dalawang Pinoy na nakuha ng nagtatapon ng dugo ang damit malapit sa crime scene. Sa bahay na ito sa Kabanatuan, Nueva Ecija, lumaki si Brian. Eksklusibo ring humarap sa News 5 si Lola Feli. Siya ang nagpalaki kay Brian. Nakatulog na siya, ma'am. Isipin mo, nasa malayong lugar. Walang kamag-anak. Sino magbibigay ng dami? Pagkain? O sino mag-aalala rin? Andito kami lahat. Hindi raw nila lubos maisip kung paanong masasangkot sa krimen si Brian. Hindi marunong makipag-away yan. Hindi marunong makipag-away. Kuwana yan, inuman din, inuman doon, hindi. Andito lang siya talaga. Sumpaman, sinusumpa ko talaga. Hindi rin daw nababanggit ni Brian sa kanyang pamilya ang tungkol kay Hazel Morales. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nagsagawa ng DNA testing sa mga dugo na nakita sa crime scene. May mga dugo sa sahig na tumugma raw sa DNA sample ni Brian. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, nais ipaabot ni Hazel sa kanyang pamilya na maayos ang kanyang sitwasyon. She has her lawyer already. It's a court-appointed lawyer. And under Japanese law, the Japanese criminal procedure, they usually provide, you know, top-notch lawyers, court-appointed lawyers. Nevertheless, she knows that the embassy is ready to provide another private lawyer, expenses paid by the government if she so desires. Bukas nakatakdang bisitahin ng ilang opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo si Brian. Nag-abiso raw ang Japanese government na bawal munang tanungin ng mga Filipino official si Brian tungkol sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.